Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jarrett, your life and career coach on YouTube. Welcome po na sa ating day 5. Day 5 na po ng ating enhanced community quarantine. Okay, meron pong mga lugar sa Metro Manila na extremely enhanced ang tawag nila, no? Dahil merong dahil may mga nag-positive doon sa virus sa specific areas ng Metro Manila tulad ng ilang lugar sa Quezon City. But generally, nandito po tayo sa enhanced community quarantine sa buong Luzon. Dahil nga enhanced community quarantine, hindi pa rin natin maiiwasan, no, na magkaroon ng politika, syempre. Pero mind you, tahimik ang mga senador ngayon, ah. Na para po sa akin, no, dalawang bagay yan, no. Either may pinaplano sila na gawin or baka nagpapahinga lang talaga sila, pero dahil kikilala naman natin ang mga senador natin, no, may malamang may niluluto yan sa background. At syempre, meron pa rin tayong mga politiko or muntik na maging politiko tulad Bilo Hilbay na nag-iingay pa rin sa social media, okay? Nagpo-post siya ng mga rant niya sa Twitter tungkol sa kung paano i-implement ang enhanced community guidelines, no. Syempre, expect na natin yan kay Pilo Hilbay. Pero ngayon, no, may dalawang mayor talaga na namamayagpag. Ang dalawang mayor na yon ay si Mayor Isko Moreno ng Manila at si Mayor Vico Soto ng Pasig, okay? Mayor Isko, ipinatupad na niya ang kanyang action plan sa Manila, no. Pero si Mayor Vico, no, bagamat napakaganda ng kanyang performance sa Pasig, at ako po ay approve dun sa mga ginawa po niya sa Pasig, no. Maliban lang po sa isang bagay. At dahil po dito ay nagkaroon ng issue na ang tinatawag nila ay hashtag Protect Vico. Okay? Hashtag Protect Vico. Ano pong ibig sabihin niya? Na nangyari po kasi dyan ay dahil nagpatupad siya, no, pinayagan po niya ang mga tricycle na bumiyahe sa kanya pong lugar sa Pasig. Siya po ay medyo napagalitan at napulaan ng ating presidente at siya rin po ay napagsalitaan ng kanya, ng ating presidente nitong recent na press conference. Okay? Ngayon, nagpa-survey po ako tungkol dyan, no? Nagpa-survey ako tungkol dyan sa issue na yan. Ito po ang labas ng survey. Okay, tingnan nyo dyan. Okay, andyan lang yung labas ng survey. At ang question ko dyan is, ay tama bang pinayagan ni Mayor Vico na bumiyahe ang mga public utility vehicle na tricycle sa Pasig? Okay, 71% said no. Mali daw na ginawa yon ni Mayor Vico. 29% said yes, tama daw na ginawa yon ni Mayor Vico. Ngayon po, I'm sure magtatanong kayo na anong opinion ko dyan. Sa akin po kasi very simple, no. Meron po tayong memorandum na inilabas noong March 16. Noong March 16 po, is na nakasaad po doon, isa sa mga items ay ang mass public transportation infrastructure ay suspended. Ibig sabihin, wala pong babiyahe na kahit anong public transport infrastructure. Kasama po dyan ang PNR, MRT, LRT, at ang mga prangkisa ng jeep, bus, at tricycle. Ngayon po, ano pong take ko dyan, no? Dahil pinayagan po ni Mayor Vico na bumiyahe ang mga tricycle sa kanyang lugar, ito po ay violation ng memorandum. Dapat po, kung gusto po niya itong gawin, ay isinangguni po muna niya sa DILG or humingi po muna siya ng paalam sa mga nakakataas. Kaya po, ito po ang sa akin dyan. Para sa akin po, maganda po yung idea ni Mayor Vico dyan. No? Napakagandang idea. Maganda po yung hangarin. Alam po natin na gusto niyang matulungan ng ating mga frontliners. Kaso nga lang, yung execution po, sumablay. Wala akong problema doon. Hindi po ibig sabihin nun na masamang mayor si Mayor Vico. Ang ibig sabihin lang nun po nun ay hindi po tayo laging perpekto. Sa punto po na ito, no, kasi po kapag pinayagan po ng gobyerno natin na bumiyahe ang mga tricycle sa Pasig, ibig sabihin po niyan, ito po ay isang precedent o ito po ay isang magiging basehan para payagan na rin natin ang mga ibang mass public transport infrastructure tulad ng jeep, ng bus, ng MRT, ng LRT, at ng kung ano-ano pa. Ayaw po nating mangyari yun. Ang punto po ng pagsasara o pagsususpindi ng public mass transport infrastructure ay para wala pong bumiyahe at para hindi kumalat ang virus na kumakalat ngayon. Overall po, para po sa akin, no, overall, kung i-scorean ko po si Mayor Vico ng 1 to 10
10 being the highest, okay, pinakamataas, 1 being sobrang sablay talaga. Ang performance po niya sa akin, para sa akin lang po ito, no, ay 9.5 or 95%. Ibig sabihin, napakaganda po ng kanyang ginagawa ngayon sa Pasig. At sa mga Vivi ko dyan, ako po ay believe sa inyong mayor, okay? Naiinggit po ako sa inyong mayor, no? Kung ang mayor po namin ay kalahati man lang or kahit 1/4 lang ni Mayor Vico, masaya po kami dito sa aming lugar. Kaso mukhang... Hindi eh. Hindi. Okay, nung nag-announce ang presidente natin ng Enhanced Community Quarantine, nag-umpisa lang po siyang gumalaw ang aming pong mayor kahapon. Ang date po ngayon ay March 20. Kahapon lang po siya gumalaw. Kahapon. Napakahusay po, di ba? Napakahusay. Hindi po ba? At pag ngayon lang namin naramdaman, actually hindi ko pa nga naramdaman yung presensya ng mayor namin simula nung nag-umpisa yung Enhanced Community Quarantine. Pero hindi po yan ang punto ng ating pag-uusapan ngayon. Napakaganda po ng ginagawa ni Mayor Vico, napakaganda po ng ginagawa ni Mayor Isko, and I'm sure meron po tayong mga mayor sa NCR na maganda rin po ang ginagawa at sa mga karatig lugar pa ng Metro Manila sa buong Luzon. No? I'm sure may mga mangilan-ngilan o may mga kaunting mga barangay captain at mga mayor na ginagawa ang kanilang trabaho. Pero titingnan po natin ang dalawa sa mga mayor na nagkaroon ng negative reactions, kumbaga, or negatively shared sa NCR. Ang naging basihan ko po dito ay kung paano po nag-react ang ating po mga kababayan sa NCR at kung paano po siya na-share sa social media, okay? So ito po. So dalawang po sila, no? Una po ay si Mayor Joy Belmonte na mayor ng Quezon City, okay? Recently, pagka-announce po ni Presidente Duterte na magkakaroon po ng enhanced community quarantine sa buong Pilipinas, 2 days later po ay nag-share na interview po siya ng GMA News. Ito po ang sinabi niya. Very vague pa rin hanggang ngayon ang instructions ng national government. Broad stroke pa lang ang binigay sa amin. Yung mga detalye ay marami pang kailangan linawin. E paano yung mga walang private cars? Yung mga daily wage earners? Sagot ba ng city government? Siyempre, yung mga pangangailangan nila at ng kanilang mga pamilya for the rest of the month. Ito po ang statement ni Mayor Joy Belmonte nung hindi pa niya kayang, nung sinabi po niya na hindi pa niya kayang i-implement ang enhanced community quarantine sa buong Quezon City dahil hindi pa raw niya alam ang plano ng national government. A comment lang po doon, no? Just to clarify po, no, para magkaintindihan po tayo ng mas malinaw kung bakit medyo mali ang sinabi ni Mayor Belmonte dito, no. Ang trabaho po ng national government ay ang magbigay ng guidelines. Vague po talaga siya, high level kumbaga. So may high level, may low level. Sa high level po, doon po umiikot ang national government. Magbibigay po sila ng memorandum, ito lang ang pwede niyong gawin, ito lang ang pwede niyong implement. Sa low level naman po, kung saan kabilang ang mga LGU, ang mga mayor, ang mga kapitan ng barangay, lahat po, mga konsehal, ang mga sa low level po, kung saan po kabilang ang mga LGU, dito po, kayo po ang magpaplano kung paano nyo didiskartehan, kung paano nyo i-implement ang requirement ng national. Basta po, hindi po kayo lalabag doon sa sinabi ng national government na memorandum. Yun lang po ang gustong mangyari ng ating presidente. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit po nasabi po ito ni Mayor Belmonte dahil matagal na po siyang politician sa Quezon City. So alam na po niya dapat yung dapat niyang gawin bilang isang mayor. So para sa akin po, medyo strike one po ito, no? Ito pong sinabi ni Mayor Joy Belmonte. Next, ito pa po medyo nag-strike to po sa akin to, no? Meron po nag-share ng picture. Sabi niya, kawawang Quezonians, ang yung pambili ng bigas at canned goods sana nagastos na sa eco bag at imprenta. Okay, so ang sabi naman po ni, ang buwelta po dito ni Mayor Joy Belmonte, ito raw po ay galing sa kanyang sariling bulsa dahil siya po ay magpapa-birthday. Hindi pa raw po ito yung kanyang food na i-distribute sa mga tao. Regardless po, ano, regardless kung ito po ay isang regalo, dahil nag-birthday po kayo, regalo niyo po sa mga Quezonians, hindi po naman siguro tama sa panahon ngayon na tayo po ay magkampanya ng ating sarili. Bakit ko po nasabi yan? Tingnan po natin ang ginawa ng Pasig. Si Mayor Vico po ng Pasig,
wala pong maikitang pangalan. Ito po yung shinare ni Dai Yong. Okay, retweet for Mayor Rico Soto, ignore for Miss Joy Belmonte. Ito po ang ginawa ng Pasig. Nagpa-imprenta naman po sila at nagpa-eco bag. Pero, ito po ay walang maikitang bahid ng pangalan ni Mayor Rico Soto. Kung ikukumpara naman natin sa ipinamigay ni Mayor Joy Belmonte. So medyo nakaano to, medyo tinamaan dito yung mga, or medyo nairita ang mga netizen natin dito. No? Pangalawa, pangatlo na pala. Recently, as early as today, ngayon lang po nilabas ang statement na to, no? March 2020. To those who hate me, dahil na ano nga siya eh, na pansin yung kanyang mga kabagalan daw, medyo mabagal daw siya at mga kung ano-ano pa. You are under no obligation to accept any of my projects such as housing, education, healthcare, social benefits. Ibig sabihin, ang sinasabi po ni Mayor Joy Belmonte dito, kung kinokontra niyo po siya, huwag kayong makinabang. Yung po ang sinasabi niya. That means there will be more for those who truly have faith in me as their leader, but please just show your hatred for me at the polls in 2022. Ito pong ibig sabihin niya, no? Kung i-interpret ko po ang gusto niyang sabihin. May mga proyekto ako na gustong gawin. Kung hate nyo ako, edi huwag kayong makinabang. Kung hate nyo ako, edi huwag kayong makinabang. At least, mas marami ako may bibigay sa mga taong sumusuporta sa akin. Yun po ang sinabi ni Mayor Joy Belmonte. Madam, hindi naman po yata tama yun. Dahil unang-una po, ang mga proyekto na po na ito ay hindi po nanggagaling sa bulsa nyo. Ito po ay galing sa mga taxes. Una po. Pangalawa, ang pagbibigay po ng programa tulad po ng housing, education, healthcare, etc. Ito po ay inyong trabaho regardless kapag gusto po kayo ng taong bayan nyo o hindi. Medyo sumablay po tayo doon, madam. Ulitin ko po, no, Mayor Joy Belmonte, no, hindi po ito kritisismo ng iyong pagkatao, kundi kritisismo ng iyong proseso. Kung mabagalan man po ang mga tao nyo sa Quezon City, ito po ay problema natin. Okay, dahil sila po ang inyong constituents, sila po dapat ang pinagsisilbihan, kayo po ang mag-a-adjust sa gusto nila. Hindi po ang taong bayan ang mag-a-adjust sa inyo. Kasi po, sa tulong po kasi nitong message, no, itong buong message na po ito, ang gusto nyo po, mag-adjust po sa inyo ang taong bayan. Hindi po mangyayari yun. Sa tunog din po ng message nyo na ito, parang pinapaboran nyo lang yung mga tao na gusto kayo. Parang hindi naman po yata tama yun. Na po, madam. So next time po, medyo pag-isipan po natin yung mga ibabato po nating salita, no? Kasi hindi po talaga ito nakakatulong. Lalo na po, kapag kayo po ay mayor at kayo po ay naghahabol pa ng re-election sa 2022. Ito pa po, huli. Ngayon ko lang din po ito nakita, no? Kanina lang po kasi may nag-post eh. Nagmagaling ata tong si Mayor Joy, sabi ni JP Loha. Yorme, anong masasabi mo? 250,000 pesos na thermal scanner. Pagkain na ng ilang barangay yan. Okay, so i-verify muna natin yung presyo niya, no? Kung 250,000 po talaga siya. No? Ilalagay ko po sa description below pag na-verify ko na 250,000 talaga siya. Kasi hindi tayo sure kung 250,000 talaga siya. Pero, sa palagay ko po, no, Mayor Joy Belmonte, kung gagastos po tayo ng ganyang kalaki para sa thermal scanner, ay medyo may mali rin po tayo dyan. Ang thermal scanner po ay i-measure lang naman niya kung gaano po kainit ang katawan ng isang tao. Nagagawa po yan ng normal na thermometer, no? Pwede na rin po yung mga nabibili sa Lazada, yung mga laser na, no, na gun. In fact, ginagamit din po yun sa pangluluto. Kaya okay na rin po yun. So hindi ko po naiintindihan kung ba't kailangan pa natin bumili na napakamahal na scanner, na thermal scanner, ano? And I think para sa 1 month na use, parang hindi naman po yata sulit yung 250,000 na to, no? So, medyo supply din tayo dito, Mayor Joy Belmonte, no? Pero, hindi lang po si Mayor Joy Belmonte ang meron pong naging struggle sa pagkuha ng magandang reaksyon sa ating mga netizen ngayon pong panahon ng enhanced community quarantine. Kasama rin po dyan si Mayor Mel Aguilar ng Las Piñas City. Bakit po? Ano pong nangyari? Una po, na lumabas po itong picture na to, na nagmumukbang daw po siya, ay kasama ng kanyang kaibigan sa Aguilar Mansion. Ito po ang comment ng kanyang kaibigan, si Maggie Magalpok. Gutom na gutom ka, girl. Mukhang mukbang with Mayor Imelda. Okay? So, feeling
Hungry at Aguilar Mansion. Nakakuha to ng negatibong reaksyon no, sa ating mga netizens. So, dahil parang instead na, ang dating is parang instead na tulungan niya yung kanyang mga constituents, siya po ay nagmumukbang. Yun po ang lumabas. Pero, mas kumalat po no, ang nangyaring pag-distribute ng relief sa munisipyo po ng Las Piñas. Okay? The Honorable Mayor Imelda T. Aguilar and the Honorable Vice Mayor April Aguilar. Okay? Dynasty. In the distribution of relief goods to the Las Piñas City residents held in front of the City Hall. Bakit po hindi kayo nag-house to house? Bakit po inunan yung, bakit po pinayoritize nyo ay ang pagpunta ng inyong mga constituents sa munisipyo? Alam naman po natin na ang punto po ng enhanced community quarantine ay hindi lumabas ng bahay ang mga tao. Bakit nyo po sila pinilit lumabas at pinapunta sa inyong munisipyo para kumuha ng relief? May mali po tayo sa discarding yan. At meron din po kasing kumalat na video. Ito po yung kumalat na video. Okay? Nawalan po ng saysay ang social distancing. Okay, nakita niyo po ba yan? Okay? Yan po ang nangyari sa Las Piñas nung nagdi-distribute ng pagkain. Okay? So, kamusta naman po ang hawaan natin dyan? Kitang-kita po ang crowd. Kitang-kita na walang social distancing. Again, ulitin ko po, no, ang punto po ng enhanced community quarantine ay para hindi na lumabas ang mga tao. Eh kung meron pong infected dyan, eh di nagkakahawahan na po sila. Eh marami na nga pong kaso sa inyo. Dahil po dyan, nag-issue kayo ng apology. Ito po yung apology letter ng ni Mayor Aguilar. So bakit po ganun? Bakit po kasi hindi na lang po natin inayos in the first place? Bakit po hindi natin inisip na posibleng mangyari ang ganitong senaryo? Bakit hindi na lang po natin kasi sinunod ang direktiba ng memorandum? Okay naman po ang memorandum. Okay naman po ang gusto pong mangyari ng ating presidente. Bakit hindi na lang po natin sinunod? Buti po sana kung katulad po tayo ni Mayor Vico na out of, na sa 10 ginawa niya, isa lang ang mali. Walang problema. Mapapatawad. Pero naman po, Ma'am Joy Belmonte, Ma'am Mel Aguilar, wala pa po tayong nagagawa. First step pa lang, sumablay na. Ma'am, mga ma'ams, kami po, no, okay, 10 po ng mga vloggers na gumagawa ng ganitong klaseng content, kami po ay nakikiusap na huwag na po natin bigyan pa ng dahilan ng ating mga constituents na magkasakit. Huwag na po natin sila bigyan ng dahilan ng lumabas ng bahay dahil tayo po, ulitin ko po, ay naka-enhanced community quarantine. Para po hindi na kumalat ito pong virus na umiikot sa ating bansa. Sana po, implementa lang po natin yung memorandum. Huwag na po natin kuluhin ang sistema. Parang awa nyo na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo, sampu, okay, in on behalf of your constituents. Huwag na po natin hayaang kumalat itong sakit na ito. I-implementa lang po natin memorandum. Tapusin po natin yung 30 days. At kapag maganda po ang resulta, mas maganda po dahil titigil na ang quarantine. Pero kung ipapagpapatuloy po natin yung ganitong sistema po, no, hindi po matatapos ang quarantine, mag-e-extend pa ito at tayo-tayo rin ang mahihirapan. Kahapon, nagpa-survey rin po ako sa inyo tungkol sa kwentong LGU na meron kayo sa inyong mga lugar. Ito po yung tanong ko 20 hours ago. Sablay ba o okay si mayor nyo? Active ba si kapitan or si kapitana? Share nyo ang kwentong LGU nyo. I-vlog natin. Okay, so ito na po yung vlog na iniintay nyo. ACC, sablay po from Rizal. So sa lugar po ng Rizal, sablay daw ang kanilang mayor at mga kapitan at kapitana or kapitana. Si Lady M po nag-comment, I don't know the name of the barangay captain here, but it's fine for me. So fine daw sa lugar nila. Okay, buti pa po sa inyo. Masunurin at may disiplina ang mga tao dito sa Barangay Lantik, Carmona Estate, Cavite. Okay, sa Cavite po itong si Tagalate, si Lady M. Sa ngayon, okay pa. Kung sumusunod sana lahat ng Pilipino, di na mahihirapan ang mga tagapamahala sa ating barangay. Be safe sa inyo at sa family nyo po. Okay, be safe rin po, Lady M, no? Maraming pong salamat sa inyong comment. Si Sir Cesar Cruz,
Always po present ang mayor namin sa PressCon Quezon City. Okay. May nag-reply, no? PressCon, makakain ba yan? IVT, masipag po siya. Magpa-imprenta ng bag. Mamaya po, makikita niyo yung ginawa ng mayor ng Quezon City, ha? Hindi sa mayor ang pera para sa relief goods, pero mukha nila ang nakalagay sa plastic. Galing din. Sa Bacoor, parang sablay. Okay, so sa Bacoor daw, parang sablay, sabi ni Joel Eustacio. Okay, si Ernesto de la Cruz, wala, puro announcement lang, sabi niya. Paano ang mga nagpupurkilo ng bigas dito sa Rosales, Pangasinan? Wala na sila makain. Akala ko may ayuda ang gobyerno. Saan? Gutom ang aabuti namin. Sarado ang tindahan, may pera nga. Kung walang mabili, makain. Kung walang mabili, makakain ba ang pera? May punto po dito si Sir Ernesto de la Cruz. Okay, si Dad's Book, ang sabi po niya, hindi po nasusunod yung guidelines, coach, dito sa Limay, Bataan. Okay, sa Limay, Bataan daw. Tigil pasada daw, tuloy pa din, walang social distancing na sinusunod, ganoon pa rin. Paano po ba natin mapipigilan ang pagkalat ng virus? Kung ganito naman, nakaunti lang ang sumusunod. Concern po kami sa buhay namin at ng ibang tao. Sana naman po maging disiplinado tayo, sakripisyo muna ng ilang panahon. Makakaalpas din tayo sa krisis. Disiplina lang. Kaya sabi ni Dad's Book, dito sa amin, ang kapitan namin pagdating na 8 p.m. parang ghost town ang kalye. Pero pagputok ng araw sa umaga, sablay na kapitan namin dahil di pa rin lumalabas. Dahil dami pa rin lumalabas ng bahay para magchismisan at magtambay. Nako, mali nga yun. No? Kapitan, sa mga lugar nito? Tinanong ko to kung saan lugar niya eh. Barangay 112 Don Bosco Tondo. Ang pangalan po ng kapitana namin ay Kapitana Rosas po. Yun ang sabi niya. Okay, si Arnold Candilon yun nag-comment. Okay, next. Barangay Salawag, Dasma, Cavite. Di maramdaman ang presensya. Naku, patay. Wala man lang mag-offer na sasakyan from barangay para makapag-grocery man lang or makapunta sa drugstores. Naku, wag naman sanang ganun. Malayo pa naman ang bilihan dito. Meron pang mga nagvi-video, okay? Di man lang mag-ikot-ikot alamin sitwasyon ng mga nasasakupan o sa mga nasasakupan. Okay, medyo mahirap nga po yan, no? Hay, nako. Mga government officials natin, ano po, dun sa lugar na yan, no? Sa barangay Salawag, Dasma, Cavite. Galaw-galaw daw po tayo, no? Si Lawrence Cheng, sablay lahat, puro salita ang lahat. From ordinary na tao, barangay, hanggang sa ibang city mayor, walang magawa. Sa Binondo daw, may ilang reports na ng hold up sa mga Filipino-Chinese. Okay? Huwag naman sanang ganun, na-crisis na nga tayo. McKinley Hills sa Fort, pinasok ng 4 na tao. Sa Las Piñas, mga pedicab, pinagplanuhan daw pasukin ang pure gold. Dad ng kaibigan ko, nakatakas sa 6 na tao na sumugod sa kotse niya after pagbuksan ng bintana. Isang bata na nanlilimos. Bibigyan sana. Nasira ang fundraising na ginagawa ko para sa mga pagpadala. Para mapagpadala ng 1.5 million medical grade na surgical masks. Okay? Sir Lawrence, maraming pong salamat sa effort na ginagawa niyo po no, para makatulong. At agree po ako sa inyo na sana hindi ganito yung nangyayari. Well, nag-announce naman ang barangay namin sa East Camias, pero yung mayora namin buong QC, hindi namin maramdaman. Dito po sa amin sa Carmona, super active ang aming masipag na mayor, close monitoring sa sitwasyon, schedule distribution of food supplies. Good job po. Thank you very much, Sir Jun Manyabo, sa inyong pong comment. Mayor Lino, out of coverage. Sabi ni Alberto Lorenzo Tayag, out of coverage. Reach, galaw-galaw din, baka ma-stroke. Sabi niya. Si Elzazo, dapat ang ayaw sumunod sa batas, hulihin at dalhin sa safe na lugar. Awan, Batangas, may curfew lang 8 to 5 a.m. Nakakalabas pa rin ng ilang ibang pasaway sa nakabataan, paggala-gala pa rin, yun lang. Okay? Walang kwenta mayor sa QC, sabi ni Rizalito Flores. Okay, walang kwenta daw ang mayor sa QC. Hi po, good morning po. Coach Jarrett, nasa tao po ang tunay na pagsunod, okay? Dito po sa amin, SJDM, San Jose del Monte. Okay? Bulacan yata ito, San Jose del Monte. Sablay talaga until now, wala pang nakukuha ang relief. Okay? San Jose del Monte po. Okay? Sabi po yan ng inyong pong constituent, no, si Mark Anthony Baral. Okay? Lori de la Cruz, hi, I'm from QC at sa tingin ko, ayos naman ang response si Mayor Joyce sa sitwasyon.
Pero takang-taka ko bakit daming trolls online na against her. Parang may concerted effort yata sila this early para siraan si Mayor. Posible po. Okay, dahil uso ngayon ng trolls mas madaling pulaan ngayon ng mga politiko. Dahil maraming humihingi talaga ngayon ng tulong. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, may delay ng distribution ng relief goods kaya hindi pa tapos mag-print na mga mukha nila para ilagay sa plastic bag. Huwag naman ganon. Okay, mga politiko po natin, huwag po tayong ganon. Kaya sa QC, sa Dalia, yung computeran, may mga bata daw. Sabi, sa QC daw, o QC pa rin to. Dito sa amin, sa East Rembo, masagana at East Rembo, matigas ang ulo ng mga tao. Lalo na yung kabataang adik sa marijuana at droga. Okay, huwag naman po tayo ganon. Okay, tigil nyo na rin po yung marijuana at saka droga dahil hindi po maganda yan. Ang mayor ng Parañaque City, walang ginagawa, nagtatago ata, sabi ni Mark Anthony Escario. Dito sa Lipa, mahimbing pa yata tulog, pati barangay chairman, walang paramdam, pero pag election sipag mag-ikot, ang galing lang magsalita, mga paasa. Okay, sabi po yan ni Robert S. Torco. Okay, saan ba itong lugar nyo? Hindi nyo sinabi ko saan lugar kayo. Dito po sa amin, sa SJDM Bulacan, no show po ang aming mayor, kahit kapitan ng barangay. Okay, sabi po yan ni Chodoro Narita. Si Ryan Ledang, sabi naman niya, yung isang mayor namin sa Ilocos, ang kapal po ng muka, nakuha pa niyang manghingi ng tulong sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Di po ba mayroong budget ng LGUs para sa mga kalamidad o sakuna na ganito? Sabi ni Ryan Leda ng Ilocos. Okay. Next, sir, dito sa amin, hindi yata marunong sumunod sa national government. Nagpautos ng clearing operation ng Pangulo para maibalik ang kalsada. Pero ang paligid ng barangay hall, halos hindi madaanan ng kalsada at naging talipapaan na at puro na lang obstructions. Okay, sabi po yan ni Interval Access. Okay, hindi po natin alam kung, ayun, taga barangay Longos, Malabon City. Si Ako Oragon, okay naman si mayor namin sa Pasig. Okay, but, yeah, kailangan naman natin yung mayor ng Pasig. Dito sa amin, okay naman po, sabi ni Shayed. Coach Jared, dito sa amin, hindi pa kami naabutan ng relief, pero yung iba naming purok, nabigyan na. Paano hindi kami lalabas? Wala kami kakainin kasi nga wala na work. Wala pa pagkain. Sabi po ni Ariel Punzalan, taga Barangay Banlik, Kabuyao, Laguna. Okay, maraming salamat po sa mga nag-comment. No? Can you po i-share itong video natin na to para po maiparating sa inyong mga kabarangay at sa inyong pong barangay captain ang inyong pong pangangailangan. Kung nagustuhan niyo po yung video ko po na ito, no, please click subscribe. Meron po dito at meron din po sa taas. Okay? Kung gusto niyo po akong ma-contact directly, meron po akong email address, thetype5project@gmail.com. Meron po akong Facebook account. Please like and follow my Facebook account. That's the Type 5 Project with Coach Jarrett. Meron din po akong social media pages na Instagram at Twitter. Search nyo lang po at Coach Jarrett. At dito na po magtatapos ang aking video. Good morning, good afternoon, and good night. And I'll see you in my next video.